Good morning po. Nakakaranas po tayo ng magandang panahon, di lamang dito sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa latest image mula sa Himawari, inyong makikita halos buong bansa ay nakakaranas ng clear sky. At sa dagat Pasipiko, inyong papansin, malinis, ibig sabihin, wala pong low pressure area o bagyo na ating binabantayan. At lalo po sa dagat o lalo po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Dalawang weather system ang nakakapekto sa bansa. Itong ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay naapektuhan ang katimugang bahagi ng Mindanao. Samantalang itong easterlies, ito yung mainit na hangin na gagaling sa dagat Pasipiko ay naapektuhan ang malaking bahagi ng bansa. Kaya dahil sa easterlies, itong malaking bahagi ng bansa ay makakaranas ng medyo mainit na panahon. At sa mga nagtatanong kung sana po yung amihan o northeast monsoon. Yung amihan po ay nasa bandang Taiwan at hindi pa po umaabot sa ating bansa. Pero, maaari pong bukas at sa mga susunod na 2 hanggang 3 araw, itong amihan ay inaasahan po natin maapektuhan ang malaking bahagi ng Northern Luzon. At sa araw na ito, maganda at maliwas sa panahon ang maranasan po natin ni lamang sa Luzon, pati na rin sa Visayas at sa Mindanao. Pero may chance pa rin ng mga thunderstorm kung sa magbibigay ito ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan o mga biglaang buhos ng ulan. Itong mga thunderstorm activity ay mas kaunti sa panahon ng amihan kumpara sa panahon ng tag-ulan. Sa Metro Manila, patuloy po tayo magiging maganda at maliwas sa panahon, pero may chance pa rin ng itong mga localized thunderstorm ng kung saan magbibigay ito ng mga isolated na mga pag-ulan. Pero sa Baguio City, itong na aking nabanggit na northeast monsoon ay maapektuhan na po itong malaking bahagi ng Northern Luzon. Kaya, sa sunod 3 araw sa Baguio City, may chance po na tayo ng mga isolated na mahihinang pag-ulan. Dahil sa amihan, maganda at maliwas sa panahon na maranasan po natin bukas at hanggang sa Huwebes. Sa Legazpi City, patuloy po yung epekto ng easterlies. Kaya medyo mahita pa noon ang mga ranasan po natin, lalo na po sa Martes at sa Miyerkules. Maliban na po sa mga localized thunderstorm. Pero sa Huwebes, halos maghapon ay magiging maulap ang kalangitan na may mga tsansa na mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Ganun din po sa Metro Cebu dahil sa easterlies, fair weather po tayo bukas at ganun din sa Miyerkules. Pero sa Huwebes, magiging maulap ang kalangitan na may tsansa na mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Sa Metro Davao, itong ITCZ ay patuloy makakaapekto sa may katimugang bahagi ng Mindanao. Kaya sa Martes at sa Miyerkules, fair weather po tayo, maliban na po sa mga localized thunderstorm. Pero pagdating ng Huwebes, itong ITCZ ay bahagyang kikilos pa hilaga at nakikita namin na maapektuhan ang Davao region. Kaya sa araw ng Huwebes, inyong makikita, magiging maulap ang kalangitan na may tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Sunrise 5:56 ng umaga, sunset 5:24 ng hapon. Yan pong ating update. Ako po si Alzar D. Aurelio. Maraming pong salamat.